pinakamalapit po sa ating buhay ang pagsasaka. I do remember Rene Requiestas, may he rest in peace, doon sa kanyang 6 o'clock news, na sabi niya yung state of calamity ay nasa sikmura sapagkat yun ay state of calamity. So, kumakalami kayong sikmura, kaya yun ang state of calamity. So, let's start. Narito po si Kapaeng Mariano, dating Partylist congressman mula sa Anakpawis, si Director Angel Imperial, Director ng Public Affairs ng National Food Authority. Narito rin po si Ginoong Sonny Africa, Executive Director ng IBON International, IBON Foundation, at si Ginoong Henry Lim Bon Liong, Presidente ng SL Agritech Corporation, at isang doktor, si Dr. Frisco Malabanan mula sa SL Agritech Corporation, but he used to be with Phil Rice. Ito po yung counterpart nung IRI. So, let's start. Ano ba talaga nangyayari sa atin? Sapagkat, gaano ang gastos ng pagkakaroon ng isang sakong bigas bago makarating sa pamilihan? Gaano kalaki ang nagagastos kahapon? Kausap ko si Bert Swansing ng Truckers. Ang sabi niya, depende ika ang add-on pagdaan sa checkpoint dahil cash point. Meron naman ikang mga checkpoint na ayaw tumanggap ng produkto, kaya ang gusto ay laging cash. So, yun, pag finactor mo sa gastos, mamahal at mamahal ang pagkain. I do remember a friend na nasa funeraria business sa Bicol. Ang kanyang policy, no cash, everything in kind. Ayaw naman tumanggap ng checkpoint ng kabaong. So, diretso na lang. So, okay, let's start the ball rolling. Siguro, mula sa National Food Authority, Director Imperial, gaano katatag ang stocks ng National Food Authority? I received complaints from farmers in Bicol na napakababa ng presyo ng palay, halos hindi tumugon sa fertilizer at iba pang expenses. Please. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ang stocks ko ng National Food Authority ngayon sa kanyang mga bodega is about 12,800 bags. That's good for 20 days consumption of ng buong Pilipinas. Okay. Ngayon po ay medyo pababa na yung ating ani at nakita nga po natin na talagang medyo pababa na rin yung presyo. Yung presyo po natin na namomonitor, ang reference natin is for clean and dry. It's still above the buying price ng gobyerno, which is 17 pesos and 70 centavos. Na-monitor po natin na mahigit pang 18 pesos yung presyohan. Totoo po yung Camelo na yung sinasabi nila na mga 13-14 sa palayan ay meron noon, pero yun po ay mga freshly harvested rice. Uh-huh. So, bakit kailangan 20 days lang ang buffer stock natin? Yun lang po ba ang kayang bilhin ng ating pamahalaan? Ang mandato po ng NFA sa anumang oras ay dapat mayroon siyang 15 days consumption requirement normally in any given time. Pero in preparation for lean months, ang mandate po natin ay dapat umabot ito ng 30-day consumption requirement. Sa ngayon po, hindi sa yun lang ang kayang bilhin, subalit mataas po yung prevailing price ng ating ani sa labas kung ikukumpara natin sa pamimili natin. Kasi po, yung reference ulitin ko, ang reference natin ng pamimili is tuyo yung pwede nang gilingin at malinis. So, yung nabibili naman natin sa bukid, hindi naman siya ganun katuyo, kaya medyo mababa. Kaya pag kinonvert natin ito into clean and dry, ang lalabasan po niya is mas mataas dun sa offered buying price ng ating gobyerno. Opo, Dr. Malabanan, sa inyong experience sa Phil Rice noon at ngayon sa SL Agritech Corporation, how much will it cost for a farmer to produce rice sa bawat hektarya? Kalimitan, kapag ka ang itinerenyo na magsasaka ay yung tinatawag na inbred rice, usually ang cost niyan is mga 35,000 per hectare. Ano na yan? Buong gastos na yan.
Pero sa hybrid, ang pagkakaiba naman dyan, yung binhi lang at saka dadagdagan mo ng konting pataba, nagiging 40 to 45,000 yan. Pero nitong bandang huli, meron pang umaabot ng mga 50,000 isang hektarya. Ano pong klaseng palay ang inaani nito? Ginto? Ganong kamahal ang gastos? Hindi naman. Alam mo, sa pagsasaka, ang mahalaga dyan, at the end of the day, magkano yung pupunta sa bulsa ng magsasaka. Kasi ang pagtatanim ng palay, yan ang negosyo ng ating mga magsasaka. So, kailangan kumita. So, itong hybrid na ito, kumpara mo sa ordinaryong variety, ay halos na dodoble o mahigit pang doble ang inaani mo kung tama ang iyong pangangalaga. Sa Philrice, ang ating sinasabi, sundin nyo yung integrated pest management, sundin nyo yung palay check kung saan yun ang mga patraining ngayon. May walong checks na ginagawa ang Philrice ngayon, magmula land preparation, pagtatanim, pag-aabono, hanggang anihin. Kapag nasunod mo yun, 80% successful yung farmer na pwedeng ma-attain yung yield sa hybrid, na kung saan ngayon, marami na sa 9 AC ang umaani ng 180 to 200 kabans or even more. Uh-huh. Isang hektarya. Isang hektarya. Yes. Kapain, taga 9 AC ha kayo. Nakarating po ako sa inyong lugar. Nangyayari po ba yung sinasabi ni Dr. Malabanan? Yun eh, sa mga lugar at magsasakang talagang merong access sa formal source of credit at may yung mga self-finance, ano, na magsasaka natin. Pero ang kalagayan kasi, 3 out of 4 na ating mga rice farmers, walang access to former source of credit. Eh. Kaya napipilitan tumakbo sa mga usurero. Napakataas naman ang tanto sa patubo. Eh, siyempre, hindi mo pahalagahan. Kadalasan naman, hindi yan. Yung malaking bilang ng unpaid family labor, nasa agriculture siya, nasa hanay ng magsasaka yan. Eh. No? Hindi na inahalagahan yung kanilang halaga ng arawang paggawa. No? Eh kung nagbabayad pa, pinipigaan pa ng mataas na buwis o upa sa lupa o amortisasyon sa lupa, no? Yung mga nasaklaw ng token land distribution, and then yung pataas na presyo ng farm inputs, no? Yung irrigation, alam niyo sa dito lang sa Asia naman, dito lang sa Asia sinisingil ng irrigation service fees yung mga magsasaka natin eh. Alam po ba natin na ang mga magsasaka na through irrigation service fees collection, kalakhan ang pinagkukunan ng pansweldo sa mga kawani at trabahador ng NIA. Wala sa budget, wala sa national budget, Melo eh. Sa general appropriations. Wala, walang budget sa personal services ang sa NIA. Kinukuha yan sa collection ng irrigation service fees. Ang tanong, bakit pababalikat natin sa mga magkasaka? Eh, sabi natin, mga magkasaka, gulugod ng bansa. Eh, durug-durug na igulugod eh. So, ibig sabihin, dapat tulungan pa nga natin eh. Alam mo, kung merong sapat na kapital yung magkasaka para mabili yung kinakailangang inputs, siyempre, pati una-una yung binhi, di ba? Libre ang serbisyo sa irrigasyon. Eh kasi, halimbawa yung mga highways natin, eh libre naman yung maliban doon sa may toll fees, ano? Eh, libre eh. Pero hindi naman lang lahat ang magkasaka. Magkasaka ba merong mga sasakyan? So, wala eh. So, eh, bakit yung mga magkasakang siyang lumilikha ng pagkain natin? Ang NIA kasi, isang government-owned control corporation, one of the service corporations, katulad din naman ng NFA, hindi dapat pinababalikat sa mga magkasaka natin yung gasto sa ano eh, no? Doon sa pangangailangan. And okay. Then, pagka tumataas yung cost of production, bumabagsak yung presyo ng palay sa farm gate. Eh yung kasi, yung tuyo, eh ano yan eh, 14% moisture content o 90-95% purity, saka lang may 17 pesos. Kaya lang, hanggang ngayon, umiiral yung policy ano nila, President Arroyo noon. Sa kanila Nonoy Andaya. Ano yon? Yung patakarang NFA as buyer of last resort sa farm gate. Ibig sabihin, mag-i-intervene yung NFA pag bagsak yung presyo sa farm gate, no? Mababa sa 17 pesos. Eh, pero paano makabibili? Kung halimbawa, eh... Na isang lana yung bigas. Hindi, saka yung bagong ani lang. Sa farm gate, bumibili na yung private ng 18, 19, 20 pesos per kilo. Hindi na makaka-intervene ang NFA. So, consuelo de gracia yan. Sa rice market naman, NFA as seller of last resort. Magbibenta lang siya ng bigas. Siyempre, merong injection, nag-i-inject sila ng ganitong certain volume of price. No? Pero pag merong artificial na pagtaas ng presyo ng bigas, hindi nila kayang pwedeng ilarga ng ilarga lahat yung stock eh. Kasi di ba per stocking, ano? Paano mo mai-influensahan yung presyo ng palay sa farm gate kung walang effective intervention ng gobyerno? So, Kapeng, tama ba yung paniniwala ng ilang mga taga-media at ng ilang consumer na
Salamat sa smuggler. Bumababa presyo ng bilihin. Ayan, ito, yung pagtinanong mo kasi, yung gaano ba ang total rice supply natin sa bansa? Saan-saan ang sources nito? May sinasabi kasi, NFA, commercial, sa household. Ang tanong pag sa household, household ba sa mga magsasaka yon? Hindi, mga ilang buwan bago pagkaraan ng ani, wala na ipalay sa kamay ng magsasaka. Okay. Alimbawa, yung 12 to 13 pesos na naging bilihan ng kasagsagan ng ani, iba pa yung sa sibuyas at sa bawang, no? Iba pang hinagpis yun. Ibig sabihin, pag tumaas yung cost of production, limbawa, 20 pesos per kilo, ang cost mo per kilo to produce 1 kilo ang palay, pero ang presyo ng palay mo, 12-13, paano baka kabawi yung magkasaka natin? Alright. So, paano natin masusugpo yung smuggling kung mas mababa, mas mataas yung cost of production natin dito kaysa doon sa halaga per kilo price, kaysa doon sa halaga ng bigas na ini-smuggle nila, wala namang bis. Okay. Kaya nga dapat ang intervention ng gobyerno doon sa production side, mapababa yung cost of production. Para nang sa ganun, pag mababa yung cost of production natin ng locally produced rice, mas mababa doon sa presyo ng bigas na pinapasok ng walong bis ng mga smuggler. Meron pa bang mag-i-smuggle kung hindi naman sila kikita dahil may sapat tayong ani at sa mas mababang presyo. Alright, thank you. Sonny, sa IBON, sa pagsusuri nyo, is it still viable to plant rice? I guess this is a very critical question. Pahiram nga po muna ng mikropono. Bago tayo dumako kay Henry. Sa inyong pananaw, viable pa ba? Gano'n ba kalaki ang lupang natatamnan ng palay ngayon? Ito ba'y lumalaki, lumiliit? To which factors would you attribute this? Yung viability naman, hindi may nahuhulog muna sa langit eh. Yung viability, pinupundar siya. So, tingin ko malagay yung nabanggit ni Kapaing. Kung wala yung suporta dun sa sektor ng agrikultura, maging sa bigas, hindi talaga siya maging viable. Kaya yan ang maling pagtingin na hayaan sa malayang pamilyan tapos kung viable o hindi. Kung hindi, magsasara. Kung oo, lalakas siya. Hindi yon. Kaya tingin ko, sungabang ko muna yung nabanggit ni Kapaing, kung walang support sa agrikultura, babagsak talaga yung rice, hindi siya maging viable. Kaya yung viability, kailangan bigyan ng investment. Ngayon, isang tampok sa amin dyan, yung mahabang kasaysayan ng kapabayan ng gobyerno sa pagsuporta sa agrikultura. Halimbawa lamang, 2015. Nagkakunto ko kagabi, nung tumawag kayo. Yung budget for agriculture agrarian reform, bumagsak ng 3 billion pesos itong 2015. Samantala yung budget ni Secretary ng DILG, kilala niyo naman yon, lumaki ng 6 billion pesos. So mag-iisip ka dyan. Ano mas mahalaga para sa administrasyon for 2015? Suporta ng agrikultura? Apparently, hindi. Kasi kinaltasan ng 2.8 billion agriculture agrarian reform, linaki ng 5.8 billion yung DILG, at maging yung sekretary ng DBM. Lumaki ng 420 million pesos yung kanyang budget. So para sa amin, dun iinig yung problema sa atin. Sa pangkalahatan, hindi viable ang bigas ngayon kasi nga, napakakunting irrigated land natin ngayon, napakakunting support ang binibigay sa agrikultura, maging sa NFA. Yung pinakalungkot dito, yung pinakamalaking bahagi ng suporta sa agriculture and agrarian reform, actually, hindi sa paundi ng agrikultura. Pinakamalaking bahagi, landlord compensation. Ikalawa, yung support para sa NFA. Eh, yung support naman sa NFA, buying na lang yun. Hindi naman yung pag-improve ng production ng bigas. So tingin namin, kailangan baguhin talaga pag-isip ng gobyerno. At sa halip nga na bigyan ng focus yung pagpapalakas sa industriya ng bigas, napipinto nga ngayon, ang palaging pinupush naman dyan, i-liberalize further yung rice industry natin. So tingin namin, viable siya kung bibigyan ng attention ng gobyerno. Yung hectareage, how many hectares are planted to rice? Mas kabisado ng mga ito yun, pero nakuwadi ko kayo yan eh. Ano yung bigas natin dito? out of 9 million hectares ng lupa natin, parang 30%, di ba? I think 27. Yung harvested area natin sa isang taon, umabot siya ng 4.6 to 4.7 million hectares. Lahat na yon, upland, rainfed lowland, saka irrigated. Yeah, tama. 36% of land. Okay. Tanong ko, bakit kailangan isama sa inventory yung bigas na nasa bahay ng mamamayan? Bakit kailangan isama sa stock yon? Sino kaya pwede makasagot? Sa NFA, bakit kasama? Yun po yung traditional na ginagawa natin dahil yun yung pagkain na nandito sa ating bansa. Ang umahawak ay kinlasify lang sa tatlo. Sa household, sa commercial at saka sa gobyerno. Well, baka kasi pag nalaman ng BIR na marami kang bigas sa bahay, baka buwisan ka.
Di po ba? Eh, ano kaya? Mukhang wala na. Sa akin, kung sa akin kalaman, eh, wala pa naman po ang ganun. Wala pa naman akong nabalitaan na ganun. Sir. Wala pang balak? Wala pa naman akong okay. Hindi, nabalitaan. Hindi ko alam kung sa plano, pero wala pa naman akong nabalitaan na pag may staksa na animo ay bubuhisan. Okay. Henry, sa inyong kalakal sa SL Agritech, ano ang kinabukasan ng hybrid rice? Dahil ang pananaw ng ilan, eh, pag hybrid ang ginamit mo, kailangan mo ng mga pestisidyo, ng mga pataba, at makakadagdag sa gastos. Unang-una sa magandang magasin ng lahat, Melo, itong hybrid rice na ito, itong parang second green revolution to. Natandaan niyo noong 1961, yung IRI, no, they came out with the IR8, ano. Yun ang unang green revolution eh, na medyo gumandang ani. Ngunit yung mga IR, mga lahat mga inbred, ang mga inaani, karanasan, mga 3 to 4 tons per hectare. Ngayon hybrid na ito, umabot ng more than 10 tons per hectare. This is ano eh, this has been proven already. Tignan mo ng Nueva Ecija, Isabela, Cagayan, itong tatlong probinsya na ito, it has been consistently rank 1, 2, 3 dyan sa rice production. Bakit? Kasi mga magsasaka nila, very progressive yun eh. Alam mo, isang magsasaka sa Nueva Ecija nagsasabi sa akin, alam mo, Mr. Lim, kami taga Nueva Ecija, pagka during dry season, pag ginamit namin ang binhi mo in SL8, tapos pag hindi sila umani ng more than 10 tons per hectare, mahinang klaseng magsasaka yun. Either araw-araw, nagpupusoy sila o nagsasabong sila, they're not tending to their farm. Usually, they can get more than 10 tons per hectare. Ngayon, the arithmetic is very simple. Eh. Pag naka-10 tonelada ka, usually they get even 12, 14 tons. Now. We just use 10 tons, for example. Pagka-presyo ng palay, is 17 pesos per, per kilo. Naka-170,000 pesos gross yun. Hindi, sabi ni Dr. Malabanan, umabos lang 40, 45,000, pero Some of them are including in land. Pag sa'yo, sarili ang lupa mo, sarili ang, ang labor mo, siguro umabot ka lang 30 to 35,000 yung mga input. So, makanong kinikita mo? More than 100,000 yun. May magsasaka ng 5 hektarya, kalating million ang kinikita, neto na yun. Kaya sinasabi minsan sa mga na kinikita nila sa loob ng 4 na buwan, mas malaki pang kinikita nila kesa sweldo ng isang branch manager ng banko for 1 year. Ganun ang nangyari dyan sa ano. Kaya at one time, I was so happy. Kaya lang, I do not know kung natuloy yun. Sabi ni Secretary Alcala, si Prosi, na gusto natin 10 tons, tapos 5 pesos ang ng cost ng palay. 10 tons, 5 pesos ang cost. Tamang kaya yun, 50,000 eh. Hindi ka na naabot ng 50,000 eh. Alam mo, makano presyo ng palay sa mga ibang country na sa paligid natin? Sa Myanmar, 8 pesos per kilo. Palay, dried na yan. Sa Vietnam, siguro mga less than 10 pesos yun. 11. Price ang palay natin, 18, 19. Alam mo, yung binibili ko, meron akong contract growing eh. Siguro mga ibang ibang variety ito, itong Doña Maria na medyo masarap, may contract growing. Lahat ng input, lahat yan, sinusupply ko sa mga magsasaka. Tapos sinabi ko, pagka oras ng anihan, bibili ko lahat yan. And then, or at 1 or 2 pesos, depende sa quality ng palay mo. So kung 2 pesos ang dyan, ang inat ko, yung, at this point na minsan hindi lang 2 pesos ha, kung presyo ng palay, dried is mga 18 pesos, I'm even buying as high as 24 pesos. Kasi may mga consolidator ako, minsan in-hostess ako eh. Sir, kasi kailan mataas ang bili ko sa mga farmers, 21 pesos minibili ko. Pinapabilad ko pa, whatever. So, Yun ang ano natin. Pero ako, kahit na 24 pesos, kahit na basta, alam ko naman, itong palay maganda, total naman, premium rice to, maka-export tayo ng magandang presyo, binabaliwala ko rin yun. Kaya ngayon, mga farmers, marami nang pumipila na magiging contract growers natin. Pero itong sinasabi ko, may pagkasa mga magsasaka. Mayroon kung papakita ko sa iyo, yung sa magsasaka, siguro mga 70 anyos na yan, yung mga lahat ng anak niya, puro mga nagtatrabaho sa Metro Manila. Eh, nung kasama ko, nakita ko yung apo niya eh. Apo nang nandiyan sa kanya eh. Tapos, nung nagtanim ng SL8, aba, nag-harvest festival kami dyan. Yung apo niya, sa unahan, sa picture taking. Tapos, nung bandang huli,
pinapamanong na po niya sa akin na, ano, ito si Mr. Lim, ito lang pakasa ng mga magsasaka natin. Meron tayong pakasa, makita, malaki ng kinikita natin. Pati mga OFW, ha? Uh-huh. Ayaw na sila maging OFW. Babalik na, may isang OFW, si, ano, si Akain Bayan. 22 hectares ang, ano, ang palayin dyan. Ngayon, sabi ko, sabi niya, ayaw na ko OFW, million-million na kinikita ko yan. Kaya may pakasa ito eh. Arithmetic is very simple. Pag 3 to 4 tons ang inaani mo, makano makikitain mo? For example, kahit na 4 tons, kung 18 pesos, 17 pesos ang, ano, ang isang kilo ng palay, maka 60 plus thousand lang ano eh, di ba? 60 plus thousand, ang cost mo, maka 30,000 for example. Ni 30 plus thousand, katalusin mo pa mga interest, whatever na yan, siguro maka 20,000 ang kikitain mo. Kaya paano ka makabubuhay? 20 plus thousand against 100,000. Ano bang pipiliin mo? Kaya itong hybrid rice ang ano natin. Kaya lang, gobyerno, dapat makpus ang hybrid rice. Eh. Alam mong China, nung lumabas ang hybrid rice, ang gobyerno binigyan ng binhi ng libre for 5 consecutive years. Hanggang lahat ng mga magsasaka nila, alam nila ang hybrid rice. Ngayon, magsasaka, pupila na sila para makabili ng binhi. Ang gobyerno natin, anong nangyari? Nung una-una, in first time ni GMA, from 2001 to 2004, very sincere siya, meron ano, meron talaga hybrid rice na subsidy yon. Ngunit, nung sinasubsidize hanggang 200,000 hectares tayo, medyo nahinto na. After 2004, pure importation naman tayo. Mm-hmm. Kaya yung 200,000, yung mga nakatanim na yan, yung 200,000, nandiyan pa rin yon. Kasi paksa na kayo sa hybrid, hindi ka na pupunta sa imprint eh. Kaya lang, hindi tayong lumaki ng, ano, ng area kasi puro na sa importation ng ano. Ang importation, mababang presyo. Makano bang presyo paka-import mo kung smuggled ang rice mo? Kung 400 plus dollar per metric ton, di ba? Times 40 plus pesos, hindi ka abot ng 20 pesos eh. Aha. Bigas na yan. Ang palay natin, 18 pesos eh. Giginingin mo, tapos 65% ng recovery natin. Kaya malaki ang kinikita mga, ano, mga smuggle. So this is why, ano, why itong ang umano dito. Kaya lang, sige, bigyan natin siguro ang pagkataon mga ibang, ano, ibang guest dito. Yun ang ano natin, okay. Napipakasa tayo. Ha? Kapeng, bumabata, tumatanda ang magsasaka. Bakit? Sabi nga niya, may pag-asa pa. Pero karamihan ng mga nagsasaka noong araw, wala nang anak na pumapalit sa mga bukirin. Hindi naman lahat, Melo. Meron pa rin namang mga kabataan anak ng magsasaka. Katunayan, sa hanay ng mga kabataan, ang malaki diyan, nasa hanay ng uring magsasaka. No? Kasi ang magsasaka pa rin ang pangunahing productive forces natin eh. No? Kaya lang, yung kalagayan ng magsasaka, hindi na nakaahon doon sa kalagayang palatanong. No? Ibig sabihin, pagbibili ng farm inputs, tatanungin niya, magkano po ang presyo ng isang sako ninyong urea, isang sako ninyong complete fertilizer? Pag magbebenta ng ani niya, magkano po ninyo bibilihin yung aming ani na palay? Ibig sabihin, hindi niya na itatakda eh, yung presyo ng kanyang produkto. Ang paglaki ng netong kita ng magkasaka, increase ng production, ibig sabihin, yield per hectare, no? Less pagbaba ng cost of production, no? At saka yung pagtamasa ng mahusay at makatarong ang presyo. So, ang ano nun, netong kita aakyat. Pag yung magkasaka, nakalakhan nating productive forces, ay may malaking disposable income, no? Malakas ang purchasing power. Nalilikha natin yung palengke mismo eh, no? Sa kanayunan. Ibig sabihin, hindi naman itatago ng magkasaka yan eh, no? So kaya kailangan nandun yung policy decision dapat, policy reforms na kinakailangan, no? Halimbawa, importation. Eh nung nakaraang taon eh, dun sa apat na kontrate eh, magkahiwalay isang katapusan ng Abril, 800,000 metric tons, no? And then yung another 500,000 metric tons, katapusan naman ng Setyembre, eh magtatapos yung lean months, nag-aangkat tayo eh. No? Yung 500,000 na yun, pinirmahan ni Secretary Kiko yung dalawang kontrata niya. Eh. Iba na nga pala, may Secretary Kiko. Dalawa na nga ang Secretary eh. Oo. Oh. Oh, oh. Well, that's, sabi nila, that's job creation. Hindi, kaya, hindi, Melo, ibig ko sabihin, makuyain mo yung pinirmahang 500,000 metric tons, no? Eh, wala naman sa policy decision level tong si Director eh, no? Wag, mga nganib yan, mga nganib yan. So, ibig sabihin, dinlagdaan September 30 para pumasok yung 500,000 metric tons. So, government to government yan eh. Ang sa kontrata, kailangan papasok yung unang 200,000 metric tons ng kalahatian ng Oktubre. Eh, nag-aani tayo yan eh, no?
Yung another 200,000, pumasok dapat yon ng kalahatian ng Nobyembre. So, ibig mo sabihin, kontra-tempo ito na importation na ito. Tapos, yung huling 100,000 metric tons, dapat pumasok yon ng December 15. Eh, saan ka nakakita naman ng nag-aani tayo tapos pumapasok yung rice imports? So, eh, siyempre, andyan pa yung smuggled. Di ba? Wow. So, kaya yung sinasabing, ganitong 96% na ang self-sufficiency level, mahirap pang hawakan yun, Melo, eh. Kasi unang-una, bakit mo itutuo sa 65% milling recovery yun? Eh, karamihan ng mga kunuhan natin at mga rice mills natin, eh, mabuti ng 58 or 60% ang milling recovery. Kaya nga dapat kahit doon sa post harvest, alain yung 12% or 14% ay losses dahil 80% ng mga magsasaka natin ginagawang bilaran ng highway. Halimbawa, wala naman silang, kalakkan pa rin, walang sariling drying facilities eh. And then sa yung losses mismo, doon sa mismong pag-aani. Uh-huh. Eh ito lang sinasabing 12 to 14% neto, kung mawawala yung losses, mababawasan. Mas malaki pa doon sa volume na inaangkat natin eh. Okay. So, ibig sabihin, may mga pulisiyang kailangang baguhin, no? Mukhang hindi naman yata saklaw ng kakayahan ni Secretary Kiko Pangilinan yun. Hindi ko mo merong sakahan doon sa Batangas, eh, magsasaka na yun. Hindi, kamakailan, narinig ko si Secretary Proce Alcala para sinasabi niya, maganda yung produksyon natin, tagumpay yung Agri-Pinoy, mga ganun ang sinasabi niya eh. Para bang hindi na mag-aangkat ngayon, pero hindi ganun kasi iba yung may hawak ng NFA eh. Uh-huh. Nasa ilalim of Office of the President yun eh. Uh-huh. Pati niye, di ba? Ikaw naman, DA Secretary, ang mga opisina mo lang naman, hanggang regional level, yung regional field unit lang. Uh-huh. Yung mga agricultural offices sa munisipyo at saka sa probinsya, eh nasa level government unit yun eh. Okay. Oo. Kaya pwede rin tayong may matutunan sa Negros Occidental. Kasi ang Negros Occidental, umabot sa pangsiyam sa top 10 rice producing provinces eh. Ang tanong dun, Melo, bakit itong Negros Occidental na traditional eh, monocrop province? Uh-huh. Di ba? Dahil karamihan naman dati niyan, sugar cane ang ano sugar eh. Eh ngayon, inabot nila yung 9% yung pangkakas. Ano sikreto? Eh hindi. Alam mo, mas una, isa dyan, dinevelop nila yung irrigation development. Yung maliliit. Maliliit na irrigation systems, mga communal, hindi yung malalaking katulad ng Balog-Balog sa Kahalaor. No? Eh makuyain mo yung sa Balog-Balog, magkano? 5.7 billion ng budget ngayon. Uh-huh. Pit project ni President Noynoy. 1.7 billion nandun sa Halaor. Pet project naman ni Senate President Rilon. Eh kung ilagay mo yung 7.4 billion na yon sa generation of new areas, pag-construct ng mga maliliit na irrigation facilities, mas malaki impact noon. Okay. So eh, yung Negros Occidental, sabi nila, self-sufficient na kami. Eh kasi, sabi isa pa na sabi ni Engineer Tabianan, eh dito sa Negros Occidental, mas malaki ang budget ng agriculture officer kaysa sa budget ng governor. Eh, ganyan ba sa lahat ng LGUs? Hindi. Bali? Oh, at saka sila naman, diversified naman nila yung sa paggamit ng binhi eh. No? And then, meron silang binhi doon, tawag nila, pangalan M9. Pinapunta ako sa demonstration farm, hindi kalayuan doon sa satellite farm ng Pilrice eh. Uh-huh. Yung M9 nila, na sinasabing hindi ganong matakaw sa tubig, nagpo 48 ang tillers, yung pinagbuhayan. Uh-huh. Yung suhay. O, lipat ako sa Pilrice, 18 to 20 naman ang tillers. So, malaki yung pagkakaiba. Ibig sabihin, pagkayan lahat na yan na aspeto na pangangailangan sa buong proseso ng produksyon ay natugunan sa tamang patakaran, hindi pwedeng hindi tayo mag-self-sufficient. Okay. O, ang problema, nag-2013 katapos yung 2013, ay wala yung self-sufficiency. Hindi, kataga pa rin yun. Kataga pa rin. Sige, bago natin buksan ang ating mikropono para sa mga taga-media, anong kinabukasan ng sektor ng pagsasaka? At anong kinabukasan ng magsasaka? Pagpasok ng ASEAN integration. Sunny, may kinabukasan ba? Maganda ba? Actually, pasok tayo sa ASEAN integration eh. Medyo hindi tama yung pinapalabas halimbawa dun sa ng gobyerno na katapos lang 2015, bigla na lang ASEAN Economic Community. Sa totoo lang, sa nakarang eskalating dekada, unti-unti na binuksan yung Pilipinas sa ASEAN. Sa ngayon, 90% na raw ng requirements natin sa ASEAN ay napatupad na. Ibig sabihin, 90 na tayo. So, anong kinabukasan natin? Yung nakalungkot, yung kinabukasan natin ay yung naabot natin ngayon. Yung naabot natin ngayon ay kabilang nga sa pinakamababang yields sa
sa iba't ibang mga ano, hindi lang sa bigas, even sa rice, sa corn, at iba pang mga products natin. So ang kinabukasan sa integration, actually madilim kasi hindi tulad ng ginagawa ng Vietnam, hindi tulad actually even ginagawa ng Indonesia, is, kasi pinakamirap na bansa ng Indonesia, pero malaki pa rin support nila sa agrikultura. So ang kinabukasan natin ay kung walang suporta, lalong lalo lang sektor natin. Tingin ko, malagal yung nabagitin ka apeng eh, kailangan tignan sa mas mahabang tanaw yung, ano, yung takbo ng sektor natin. Noong 1950s, more or less 6%, over 6% per year yung agricultural growth natin. Noong 1950s, mga 4 to 4.5%. Ito nakaraang dekada, nasa umigit kumulang 2% na lang. Halos sumasabay na lang dito sa population growth natin. So yung usapin ng self-sufficiency, may magsasabi, eh kasi ubus na yung lupa natin. Oo naman. Pero umunad din yung teknolohiya para punuan nga yung nasagad na yung lupa natin. So tingin namin, end of the day talaga, kung wala yung sapat na atensyon ng gobyerno sa agrikultura, kung lalong bubukas yung ating sektor dun sa ano sa imports, talon-talo talaga tayo. Lalo na ngayon, pinag-usapan namin ng KPN kanina, nagka-forum sa Trans-Pacific Partnership. Ang nagpresentahin yung Pilipinas na sumama dito sa Trans-Pacific Partnership. So essentially, ang gusto gawin ng Pilipinas sa isang kalagayan na more or less 10 to 12 billion dollar pesos per year lamang ang subsidy dun sa agriculture, gusto pumasok sa isang kasunduan, kalaban ng Japan, kalaban ng US, kalaban ng Australia, New Zealand, na gumagastos ng 1.5 to 2 trillion pesos a year sa kanilang agrikultura, parang talaga hindi na tayo makakapag-compete na maayos na sa ganong klaseng sitwasyon. So tingin namin, end of the day talaga, ang pinakatanong ngayon, anong kailangan gawin ng Pilipinas para palakasin ang agrikultura bilang isang tuntungan ng pagpapalakas ng ating ekonomiya habang pinapabayaan yan, talagang bubulusok talaga ang ating ekonomiya. Okay. Dr. Malabanan, mula sa Fear Rise at noon at ngayon ay nasa SL Agritech. Alam mo ako, Melo, lagi akong positive thinking eh. And bilang isang nasa level ng science, kumbaga ating specialization, we have the technology para gamitin ang ating mga magsasaka at maging competitive tayo sa sinasabi nating ASEAN integration. At yan ay subok na sa technical side. Ang kailangan lang, tama yung sinabi ni Kapaeng, yung tamang policy direction, suporta sa mga magsasaka. Sapagkat may ginawa nga ang field rice na pag-aaral eh, ano-ano yung mga level ng suporta sa mga magsasaka sa Asian countries na nagtatanim ng palay. At doon nakita na yung binibigay na suporta sa mga magsasaka ay talaga kumbaga bariyang bariya lang. Sabi mo nga, sa ibang country, libre ang irrigasyon. Ang laki ng suporta sa fertilizer. Ang laki ng suporta sa merkado. Yung training extension, nakapokus ang mga gobyerno nila para talaga i-educate ang mga magsasaka. Eh ngayon sa Philippines, eh, private sector pa ang nangunguna sa extension para i-promote itong new technology. Although, natutuwa naman ako recently na medyo dinagdaga naman ng suporta sa new technology, particularly on hybrid. But, doon sa ASEAN integration, I'm very confident, pwede pa tayong makakumpit pwede sa ASEAN pa using hybrid rice technology in rice production, but may suporta ang gobyerno sa ibang aspeto ng rice production. Okay. Kapayang, ano ba ang kailangan fertilizer? Eh, pati orchid fertilizer, eh, binigay na nung araw. Ano ba bang gusto ninyo? Di ba? Yung Melo, negosyo ni Jok-Jok Bulate. Kailangan nagsisimula dun sa pagkilala na yung lupa, pangunahing means of production yan eh. Pag yung lupa, eh, unang-una, monopolyo at kontrolado ng iilan. Dahil wala pa rin genuine thoroughgoing and truly redistributive land reform program sa ating bansa. Actually, tumaas pa yung bilang ng mga agricultural lessee natin, eh, yung under agricultural leasehold system, eh, from 1.2 million to 1.8 million. Data yan ng gobyerno mismo. No? At lumalabas, may 1.2 million daw hectares under agribusiness contracts. Eh, anong tanim dyan? Karaniwan yan para sa export, eh. Hindi naman food crops, eh. No? Tapos, sinasabi dyan, sa bawat 10 mga magkasaka na dapat na raw ay naghuhulog ng amortisasyon, eh wala pang, halos sabihin mo, isa lang sa bawat 10 ang nakabayad ng amortisasyon eh. Yung siyam, wala pa rin sariling lupa. So ibig sabihin, yung tanong mo, yung unang-una, ano bang relasyon ng land ownership doon sa pagluta sa production, incidency ng, sa pagpapataas ng produksyon at pagpawi ng incidence sa poverty. Napakahalaga nun, Melo. Sapagkat kung kontrolado, pag-aari ng magkasakay lupa, siya makapagdidesisyon eh. Ano itatanim niya? Anong klaseng binhi?
no? At kung may sarili siyang kapital, adi pipinansyahan niya yon. Ang problema nga, kailangan mong tulungan ng kalakhan ng magkasaka ngayon sa financial support, no? Sa production subsidies. Pero tinanggal pa eh. Meron dati, buy one, take one, nag-buy two, take two, ganyan, no? Malaunan, RPEP, GPEP, wala na, no? Sa ngayon, wala na halos yan eh. Wala din naman direct guarantee wala din naman direct lending program ang gobyerno. Dati merong meron silang tinatawag na credit guarantee program nung nandiyan ay yung Kidancor. Eh wala na rin eh nung sa credit sa direct lending eh nagkaroon ng anomalya. Merong kang Kidancor, merong kang NABCOR. Eh ala eh pinagdaanan pa ng mga perang sinasabing bahagi ng 10 billion pork barrels kami. Alam mo, Melo, kung yung 10 billion pesos na yon, di economics of 10 billion pesos, no? Kung tinulong yan as production support subsidy sa magkasaka, tigte 20,000 pesos kada isang rice farmer, 500,000 rice farmers eh. O eh kung umani lang kamo ng 4 million per tons per hectare, 2 million metric tons eh. Gilingin mo at 65% milling recovery, 1.2 million. O sa 1.114 ang per capita rice consumption, halos 11 to 12 million ang pwedeng napakain nun sa buong isang taon. Kastumbas ng kalaki ng populasyon ng Metro Manila. Asa ng tweet na daan dyan, di ba? Kaya yung sinasabing slogan ng kung walang kurap, walang mahirap. Eh kung dumami mahirap, na yun ang lumalabas sa mga survey, ibig sabihin niyan, dumami rin ang kurap. Ay, hindi so, ko alam yun, yan. Yun ang problema dyan, okay. Melo. So, yung mga patakaran na kailangan baguhin. Kasi, kahit alinmang mga bansa, no? Ano man ang sistema nila, the social system, economic system, socialist o capitalist, hindi pinabayaan ang agriculture sector. Tinrato ang agrikultura bilang foundation ng kanilang national economy. Eh sa atin, wala. Wala tayong malinaw na national industrialization program eh. Diba? Narinig ko so, nga, wala nga. Ibig sabihin, puro tayong medium-term development plan eh. Philippine development plan. Walang long-term eh. Okay. No? Eh kung meron sanang for 25 years, 50 years, sino man ang maupong presidente, yan ang susundin niya. Hindi niya pwedeng baguhin dahil yan ang direksyon. Hindi ganun eh. Pag bago presidente, ay bago. Meron dati. May bagong programa. May bagong programa. Okay. Eh ngayon, Agri-Pinoy eh. Eh ayoko nang balikan yung iba pang mga ano. Kasi wala rin namang naging makabuluhang pagbabago. Kaya ibig ko sabihin, dapat komprehensibo ang production subsidy and support sa ating mga magkasaka. Tratuhin natin ang mga magkasaka bilang pinakamalaking produktibong pwersa na mayroong disposable income at may malakas na party. Isang maikling tanong, isang maikling sagot. Sabi ni Pinoy, gusto niya si Grace po dahil maipagpapatuloy ang kanya na simulan. Ano tingin mo? Hindi, di dapat ang tanongin dyan eh, si Senator Grace po. Parang ang tanong kasi dyan eh, anong mga patakaran ba yung ipamamana na dapat ipatupad? Eh, yung sinasabing 2013, dapat self-sufficient na tayo. Hindi nangyari yun eh. Yung papaliit ang ating imports, rice imports, hindi nangyari yun eh. Papalaki eh. No? Okay. So, ibig ko sabihin, dapat maliwalag muna sa tao. Hindi usapin yung sino lang yung papalit sa 2016 eh. Uh-huh. Ano yung mga patakaran na nasubukan na natin? Pinrescribe halimbawa ng IMF World Bank sa atin, ADB, at yung mga kasunduan sa GATT agreement na yan. Noong 1994, Melo, ang sigaw ng KMP noon, huwag muna tayong pumasok dyan sa GATT na yan at WTO. Hindi pa handa ang ating agrikultura. Magsisilbi lang na gatilyo ng kamatayan na agrikultura natin. Pero narinig ko, sabi ni GMA na may safety nets naman. Eh, yung safety nets, alam mo yan, para lambat yan. Ang problema, malalaki yung matanong lambat. Kaya yung dapat subsidyo, na mayroong katiting, eh lumulusot pa yun. So, okay. So hindi na maabot sa mga magkasaka. Okay. So, kailangan natin ang isang independent at yung malaya at nakapagsasarili ng mga patakarang. Hindi naman natin pwedeng sabihin, isara natin. Okay, okay. Todo yung totally and absolutely yung ating sariling merkado. Opo, maliwanag yan. Henry, ano kinabukasan natin? ASEAN integration. Kikita pa ba yung magsasaka? Dahil siyempre may influx na naman ng mga mula sa ibang bansa. Alam mo sa ngayon, hindi tayong handa. Kasi sinasabi ko ng presyo ng presyo ng bigas ng ibang country, no? Parang presyo ng palay natin at $400+. So paano tayo maka-compete sa ASEAN integration?
Kaya ngayon, meron tayong silang 40% duties pa naka-impose dyan sa presyo ng bigas para at least parang inang safety net natin. Pag tinanggal na yung 40%, palagay ko, ano, lahat ng mga magsasaka natin magugutom. Kaya sinasabi ko at one time, ano, sa previous administration, kasi nung nakita ko si Presidente, si GM at that time, at that time during the early years, 2001 or 2002, do you know at that time, NFA is already earmarking 14 billion pesos to import rice from Vietnam and Thailand. Sabi ko kay Presidente, sabi ko, alam mo itong 14 billion pesos mo, na import mo ng bigas sa itong country na ito, you're practically subsidizing their farmers. At sabi ko, Madam President, no matter how cheap is the rice that you import from Vietnam, if our own farmers have finally lost their only means of livelihood, they would not even have the means to buy those cheap rice coming from Vietnam. The only logical thing for us to do is to teach them how to increase the yield para mababa ang presyo ng palay nila, tsaka kumita sila para ikot ang kanamiyan natin. Kaya itong multiplier effect, itong malaki. Sabi ni John DeBenicio, multiplier effect daw ng construction or real estate is 35 times. Alam mo, multiplier effect of the farmers going to be more than 100 times. 14 billion ng nandito, ikot yan, ilan trillion na yan. Yun ang dapat gawin natin. Okay. So NFA, may moves to privatize. Will it help? Yan nga rin po ang aming tinitingnan tama si Kapaeng na dito sa ating ASEAN integration. Nakikita nga namin na maiiba ang takbo ng papel ng NFA. That is why sa ilalim ng pamahala ni Administrator Nandalisay, pinaplan yung magpatawag ng multi-sectoral dialogue and forum para nga hindi lamang yung traditional na mga magsasaka, grains business stakeholders, consumers, including other groups, legislators, the religious groups, the media, para makita nga po yung value, yung supply value chain. Ano ngayon yung hinaharap natin in relation to the ASEAN integration na hinaharap namin. Pero sa amin nga po, personally ako, ang tingin ko, mababago yung landscape ng traditional na functions ng national kudo. Okay, we will open the floor to our friends from the media. Let's start with the gentleman, a first-timer sa Tapatan sa Aristocrat. Please introduce yourself for the record. I'm Lito Gagi, market monitor, publisher. I used to be with Business Mirror. But then my question is, gaano ba kahanda ang Pilipinas dito sa ASEAN integration? And can the hybrid rice be a game changer in this emerging landscape where you can have rice at 18 to 20, which is the price of rice already, but the price of palay there in the Philippines? And number two, I'm just curious, ano bang nakita ng peel rice sa SL? Alam ko, magkalaban yan. Sino sasagot noong una mong tanong? Sa unang tanong, sumagot. Ano? So, hindi handa talaga sa ASEAN integration, lalo na yung rice sector natin. Ngayon, ang tariff doon sa minimum access volume natin, from 350,000, itinaas sa 805,200 metric tons para lang ma-extend yung QR hanggang 2017. Pero pagka, siyempre, pagka full ano na yan, no? Implementation na ng mga kasunduan dyan sa ASEAN integration, ibagsak mo sa 0 to 5% o sa down to 0, tapos ang taas ng cost of production mo to produce 1 kilo of palay, 1 kilo of rice, kumpara dun sa ibang mga bansa, no, Thailand, Vietnam, patay. Patay lalo yung ating, yung rice sector, yan lang yan, ha? Hindi pa natin tinitingnan yung sa sugar, no, local sugar industry. No, tama yun. Mag-iiba talaga yung ano ng NFA. Eh, ngayon lang, may mga panukalang batas sa Kongreso na i-decouple yung magkaroon ng decoupling doon sa functions ng National Food Authority. Tinignan ko yung naging budget ng NFA, yung mga sa finance, for the last 10 or 15 years, sa bawat 7 piso melo na ginagastos niya sa pagbili ng palay o bigas, yung 6 pesos ginastos sa rice importation Yung piso lang doon ang ginastos sa palay procurement. Mali, maling patakaran. Sinong, tinulungan mo ba yung ating local rice farmer? Hindi . So, ngayon, pinag-aangkat ng NFA sa corporate budget niya, pero para gamitin niya yung kanyang credit line sa ano. Kaya lang hindi nag-a-apply yung 40% tariff, no? Kasi yung kinukonvert into, yung tax subsidy, no? Pero, ibig sabihin natin, pagka
tinanggal mo na todo-todo yung taripa na yan? Kasi, eh, sasabihin nung, hindi rin naman malulutas yung smuggling ng bigas. Ay, lalong ano yan. Baka nga, sasabihin nila, o tingnan nyo, yung mga papasok ngayon, sa, kahit yung hindi, wala sa, hindi sila yung traditional na nasa local and rice industry. Uh-huh. Kahit na ang negosyo ay nasa magbabakal, no? Pwedeng pumasok sa rice importation eh. O, di ba? Ibig ko sabihin, yan yung mga... Wala lang pagtatangi. Walang pagtatangi. Ibig sabihin, ayoko nang sabihin walang puso sa local na rice industry natin. Pero paano natin makakamit yung sariling kasapatan at sa tunay na siguridad sa pagkain ng ating mga mamamayan pag pumapasok ang mga imported rice dito? Eh sana, tayo, kung tayo nakapag-avail ng market access privilege, tayo nag-export, meron nga tayo ina-export eh, ilang kilo lang yun. No? Uh-huh. So ibig sabihin, mataas na yung minimum access volume natin sa rice imports natin, may patakaran pa tayo ng rice importation dependency policy, patay ang lokal na industriya natin. All right. Meron pang land use conversion. Ah, eh, dagdag pa yan. Walang prohibition yung conversion ng mga prime agricultural lands kahit yung mga productive irrigated areas. Gano'n ba kalaki yung na-convert? Eh, sabi ng NIA noong 2011, 107,000 hectares ang na-convert to other uses. Ano na yun? Non-restorable na, sinasabi nila. Wala na. Kamelya na. Naka-devote sa rice production before, pero kung gano'n, naku-convert. Halimbawa, yung doon sa Bukidnon, Don Carlos Bukidnon, more than 100 hectares, productive irrigated rice lands. Tinabunan, bakit? Na isang metro kapal ng lupa uh-huh. para maging suitable to pineapple production. Oh. Ayan yung mga, tapos for the last 10 years, from 1996 to 2006, 33,000 hectares naman na lupain sa Region 10 ang nawala sa white corn production. Yan yung sinasabi kong pag hindi na bago yung patakaran na yan, talagang eto pa yung ASEAN integration. All right. Sige po. Eh, talagang hindi tayo mapapasa. Laglag tayo dyan. Laglag tayo dyan. Henry. Yeah, tungkol sa tanong ni Lito, no? Alam mo, ano eh, the only solution, hindi ko lang... in-advertise ang kampanya natin. In hybrid rice, hindi lang ang SL Agritech meron. Maraming ibang kumpanya. May mga Bayer, Syngenta, Pioneer, kung sino-sino pa yan. Even Field Rice. Ngayon, of course, we are just one of the players. Ano. Ngayon, if other countries ano, is developing and also introducing hybrid rice. Tapos nandito, we would like to believe that the Philippines, after China and Vietnam, the Philippines is the third largest country producing the hybrid rice seeds, and we should be proud that we have a very good variety. Bakit China is self-sufficient because of hybrid rice? Bakit India, how come they are going to hybrid rice? Kasi malaking population nila, they are getting bigger and bigger, kaya hybrid rice ang solution. Bakit kami, na-export kami ng, ano, ng binhi sa Indonesia, sa Bangladesh, sa Vietnam? Do you know we exported 500 tons of our seeds to Vietnam? And yet we are importing the rice coming from Vietnam? Ano bang kalokohan yan? Yung ginamit mga Vietnamese ang binhi natin, tinatanim nila, tapos nag-produce lang bigas, tapos tayo bibili. Tayo bibili ng bigas nila. Kaya ano eh, recently, nasa PNG na kayo, Papua New Guinea. Kaya itong mga ano eh, minsan masakit sa ano. Kaya lang, sinasabi ko, sabi mo may ano eh, mga ano, mga naging kamelya na yung mga lupa natin. Pero alam mo, sinasabi ko eh, ano eh, ang kailan lang natin ano, out of parang mga 4 million hectares, ano, mga 4.5 million. Siguro mga 800,000 to 1 million hectares. Pag natin mga hybrid, we will be self-sufficient. Beyond 1 million hectares planted hybrid, you can even be a rice exporter. Yun ang talagang nakikita namin. Kaya lang, it's very sad na hanggang ngayon, mga 200,000 to 300,000 hectares pa rin, mga 5% ng lupa natin, nakatanim lang sa hybrid. Kaya yung sinasabi ng 10-5 ni, ano, ni Prosi, sana ituparan niya bago the end of this administration. 10-5, ibig sabihin, 10 tonelada ang production mo. Pero, ang cost mo maging 5 piso. Pwede yung 1 million hectares mo provided walang bagyo, walang baha. Alam mo, ano eh, pagka during dry season, napaka-safe naman tayo eh. Kaya we implant siguro out of that 1 million, siguro mga 700,000 hectares during the ano, during the dry season, 300,000 during the wet season ano. Bandang sa ano, sa Mindanao, walang masyadong bagyo sa Mindanao. Okay. Yun ang dapat ang ano eh, combination natin. All right. Thank you. Sa fear rice, ano? Actually, wala naman kaming ano. Kaya lang, fear rice, minsan,
isa lang ano sa private sector, no, at one time medyong ano eh we were offended, ano, kasi ang Fair Rise is using government funds, using mga ano eh, di ba, kami nakababayad kami ng ano, ng buwis, di ba, ang buwis namin binabayad napupunta sa Fair Rise, and yet Fair Rise is trying to compete with the private sector. Okay. Ano ba yan? Kasi Fair Rise lumalabas ang ano, ang binhi nila, in-advertise nila. Sana sabi ko, pag-advertise nyo, advertise mo hybrid rice in general. Pero huwag mo nang advertise ang Fair Rise, ng hybrid rice produced in Fair Rise. Parang foul yun, di ba? Parang the government is trying to compete with the private sector. Ang private sector, sariling pera namin to eh, sariling ano, tapos eh, wala kaming laban dyan, sana using my money and you're competing with us. Pero at least eh, ngayon siguro hindi na eh. I voice out my concern, eh, medyo na... Bago na. Sila, naayos na sila. Okay. Thank you. Yes. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Mr. Lim. Napag-usapan kanina yung ASEAN integration, nabanggit yung hybrid rice technology. Ano? Doon sa ASEAN integration, gusto ko lang ibalita sa ating mga kasamahan dito. Ano? Ang inyong lingkod ay naimbitahan sa expert consultation sa Bangkok, Thailand. Ang nag-imbita ay Food and Agriculture Organization plus the Asia-Pacific Seed Association. At ang umaten doon ay 29 countries. And of the 29 countries, alam nyo ba, halos 23 countries doon sa tropical Asia, inadapt na yung hybrid rice ang pangunahing teknolohiya na makakatulong para maging sapat sa binhi. Kaya lang yung sabi kanina ni Lito, although we have the technology on hybrid rice, napatunayan na yan ang mga ilang taon na makakatulong para tayo maging self-sufficient sa bigas. Kaya lang, katulad ng sinabi ni Kapaing kanina, hindi pwedeng seeds lang. Kailangan kumpleto yung suporta ng gobyerno, irrigasyon, training, market, and all those things. Para holistic yung support sa magsasaka. And with that, palagay ko, using hybrid rice technology, pwede pa rin tayong makakumpit sa sinasabi nating ASEAN integration. Okay. Thank you. More questions from the floor? That's the lady from PTV4 got some questions. Okay. Yes, please. Hello po. Tracy, yung mikropono. Kinalimutan mo. Thank you. As a NFA lang po, for public knowledge lang po, kamusta po yung supply ng bigas po natin ngayon na El Nino? So, supply po. As I mentioned earlier, we have 12.8 million bags of rice nationwide and that's good for 20 days. Yung mandate natin is ordinary times, dapat 15-day requirement total consumption. So itong na-contract natin na 500,000 metric tons, which has arrived mga ano na to eh, mga 80% na. This is in preparation for the lean months starting July 1. No? Dahil ang mandate natin pag start ng lean months is dapat meron tayong 30-day consumption requirement. Yung 500 metric tons po ay imported? Yes, coming from Vietnam and Thailand. Meron pa po tayong next batch? Sa ngayon, wala namang instructions pa ang ating NFA Council. Ang nagre-recommend sa NFA Council is the Food Security Committee on Rice. Yan ho ang nag-aaral, headed by the National Economic Development Authority and supported by the Philippine Statistics Authority and other agencies pinag-aaralan. Given this buffer stock po, ma-assure po ba natin na enough yung stock for the coming days? Sufficient po ba ito? Sa ngayon, sufficient tayo dahil 15 days nga lang yung requirement natin. We are having 20-day buffer stock at the present. Okay po, thank you. May sinasabi na may market yung organic food, pero kahit certified sa Pilipinas na organic ito, organically grown, ayaw tanggapin sa ibang bansa. Nagdududa kung talagang organic yung sistema natin sa Pilipinas. Can anybody answer? Can I also? Yes, please. Of course, our secretary is, in first few years yan talaga, puro organic na nasa emphasis niya. Ngayon, pero one thing I'd like to ask also, kasi
wala tayong talagang isang organic certifying body. Nakikita ko minsan mga bigas sa palengke o sa nakalagay panda rice, whatever, tapos organic rice na nakalagay dyan. Hindi ko alam kung paano ba sila nakalagay ng organic rice. Hinahanap ko nga kung paano nak-certified ng organic. Alam mo, even for a rice to be called organic, dapat yung lupa na yan, dapat mga 10 taon na hindi gumagamit ng chemical fertilizers. At baka may chemical fertilizers, may chemical residues pa yan, hindi naman pwedeng organic yun. Karamihan mga tao na magmasasaka natin, minsan, pagdurang punlaan, organic ang ginagamit, tapos sinasabi na organic na yan. Kaya pero itong organic na ito, I was also kasi kaibigan ko itong si Phil Schultz, siyang agriculture attaché ng US Embassy. We have breakfast several times. Ang sinasabi, tinatanong sa akin, sabi daw, Henry, bakit ang gobyerno niyo is trying to push organic? Alam mo, even in America, less than 5% of our total farmland is advocated to organic. Because organic is only for a niche market. Yung mga medyo mayaman, medyo mga gustong healthy yan, kayo kulang pa kayo sa pagkain, tapos organic ang inaano niyo. Kasi organic, you cannot produce the desired, yung quantity. Oo. Quantity. Yun ang sinasabi natin at least ngayon, nakikita na natin, so far nobody has ever been eating inorganic bigas, whatever. Minsan binibiro ako, sabi ko 3 to 4 years ago, mayroong mga taga Germany, di ba? Namatay kasi they eat what? Organic na vegetable, yung bean sprouts. Alam mo, because of yung bacteria Kasi alam mong organic. Baka nakita mo sa Baguio, nakikita mo, minsan naawa ko sa mga painante dyan. Mga truck loads, mga chicken manure. Nasa sako, tapos inaano nila para makasama vegetable farmers na yan. Nakita mong vegetable manure, ang dami mga uut na gumagapa nga dyan inaano nila Tapos yung mga organic, baka hindi compost properly, maging bacteria din. Maging ano ba yung klaseng bacteria na it was really cause. Kaya may namatay dyan sa Germany na kumain ng organic bean sprout. Pero so far, nobody has ever died of eating rice or whatever na hindi organic Yun ang sinasabi ko lang. Pero ang gusto mo mga healthy, kumain kayo ng brown rice, yun na lang. Thank you. Maganda idea. Sandali, pahabol. Yes. Tungkol dyan sa organic, alam mo, hindi ako against sa organic. Kasi maganda talaga yung organically produced na pagkain. Pero tama yung sinabi ni Mr. Lim. Katulad nung pakikipag-ugnayan ko doon sa mga ASEAN countries o Asia Pacific, ang sinasabi nila ang dapat unahin nyo, pakainin muna yung mga nagugutom para paramihin ang production. At ako naman, bilang sa scientific side, nung sinimula natin itong programa, ang ginawa namin is balanced fertilization na kung saan gumagamit pa rin ng inorganic fertilization. And then at the same time, we start the organic fertilizer. Kasi para mabalance yung condition ng lupa, para mas maganda yung maging resultang production. Kasi kung purong organic, it will take so many years bago mo ma-attain yung level ng fertility ng lupa na sapat na para suportahan yung production. Pero sa ngayon, kung mag-o-organic ka 100%, baka bumagsak pa yung production mo. At sino ang makaka-afford ng organic foods? Ako nga, hindi maka-afford bumili ng organic dyan sa mga supermarket na pagkamahal-mahal Paano pa yung ating mga kababayan na walang pambili, di ba? Uh-huh. All right. Please. Tataka lang ako. Kasi kailangan lang natin 800,000 hectares para sa hybrid rice. Sabi ni Kapaing, may 100,000 na kinonvert sa bukid nun. 107,000. And then yung sa mga, yung ibang mga lugar, let's say in Rio Negro Occidental, which is now self-sufficient. How come the government is not taking advantage of this technology? Bakit? Ano bang, dahil sa wala silang kita? Or, yung ang nakakataka nga kung bakit di ba? Why other countries are looking for us to help them. I'm helping the Indonesian government. Alam mo yun, Minister ng Agriculture ng Bangladesh nakapunta dito sa bukit ko. Yung Minister ng Myanmar nakapunta rin sa bukit ko. Yung Minister ng Agriculture ng Sri Lanka was here days ago talking to me. In fact, hindi siya makahabol sa bukit ko kasi that day, alis na daw siya, pero babalik pa daw siya.
ang mga ano, ang mga ibang mga minister ng agriculture na pupunta diyan sa ano sa center ko, resource center. Ngunit sariling ano natin diyan, parang hindi pa sila nakatungtong diyan sa ano ko. Hindi ko alam kung bakit eh, di ba? Parang sabi ng ano eh, di ba? Yung mga prophet, di ba? Paka mas malapit kayo, hindi kayong pinaka ano, di ba? Oh. Hindi katanggap sa sarili mong bayan. Oh, parang ganun yun eh. Kaya lang, siyempre, as a private sector, I'm doing my best. I have to tell you very frankly, right now, at any given year, we have around 500,000 hectares, no? Not only here in the Philippines, but in the other parts of Southeast Asia, using our SL8 na seeds. Ngayon, with an increment of additional 3 to 4 tons per hectare additional yield, we can already feed 10 million people for 1 year. And that's why I go to sleep very soundly every night, knowing that this is what we are doing. But of course, my aspiration is not only to feed 10 million people. If we can do 100 million, 200 million, so be it. That's why we are trying to do our best on what we are doing. Okay. Yes. Melo, meron akong karagdagan pa doon sa tanong ni... Si Dr. Frisco Malabanan. Ano, yung dating mungkahi ng mga scientists nagmula sa IRI, sa UPLB, sa DA, sa PhilRice, noong 2008, yun nga, dapat matanuman natin ang 800,000 to 1 million hectares na may patubig, lalong-lalo na sa panahon ng tag-araw. Sapagkat yun ang walang bagyo, pero yung mga irrigated area, may patubig naman. Ano. So, mamamaximize natin yung productivity noong technology na hybrid rice, kung saan marami nang umaani ng 200 cabans or more. But ang kailangan dito talaga, suporta ng gobyerno doon sa magsasaka na maka-avail noong binhing hybrid na yon, sapagkat wala naman siyang pambili. So, kung masusuportahan nyo ng gobyerno sa may patubig, sa panahon ng tag-araw na walang bagyo, maganda ang panahon, yung kakulangan natin, sinasabi nila, di ba, Kapaeng, nasabi nila ngayon, 96% na sufficient na. Ibig sabihin, 4% na lang yung kulang. Ay sobra-sobra yung magiging incremental production natin doon para punuan yung kakulangan. At sabi ko nga kay Mr. Lim, ay pwedeng-pwede pa tayong mag-export. By 2017, kung yung QR eh, pang 0 to 5, medyo tagilid ang bansa because you can buy Vietnam rice at half the price of the production Philippines. Unless there is the possibility of SL Agritech having a contract growing sa Thailand, pwede nyo na mag-produce, mag-supply sa atin. Melo, siyempre, alam nyo hanggang ngayon ang sinasabi ng NIAM, potentially irrigable areas, 3.1 million hectares. Yan ang sinabi na even after nung 10 taong irrigation, accelerated irrigation development program, panahon ng delayed President Cory Aquino. Diba? Na nagtapos noon, 1991 yon hanggang 2001. Eh ngayon, 3.1 million pa rin ang sinasabing potentially irrigable areas. Mahalaga kasi yung to expand yung irrigated areas, Melo, dahil mapapalawak mo yung harvested area mo for rice. At saka, pagka main crop naman na Oktubre yung ano mo, yung peak ng harvest mo, sabi natin, kulang pa yung alpabeto natin sa bilang ng bagyo eh. Kaya kung palalawakin mo yung harvested area mo through expansion mo, generation of new areas, palalawakin mo yung irrigated areas mo, ayoko naman sabihin yung 60-40, yung 60% ng palay output natin, kinukuha mo dun sa inaani mo na Oktubre, 40% inaani mo ng dry season. Maganda kung at least halos mababaligtad mo. No, yung 60% mo, makukuha mo sa dry season, yung 40% dun sa tagulan. Kahit bagyuhin ka, at least may 60% kang nakatabi. Mangyayari ba yon kung hindi mo i-expand ang irrigated areas mo? Mamimit ba yung sinasabing laki nung rice production area mo nang hindi mo i-develop, wala kang generation of new areas? Bakit hindi ko narinig kay Kiko Pangilinan yung sinasabi mo? Hindi ko kayang sagutin yon, Melo. Pero alam mo kasi, yung ating security mga, hawak yung ating mga nasa gobyerno, maging yung nasa economic and finance managers natin, pag hindi natutong nakinig sa magsasaka, limbawa, hindi marunong makinig at yung nakukuha nilang tamang patakaran, yun ang i-apply, hindi talaga mababago. No? Uh-huh. So, ibig sabihin, may expansion dapat. Ngayon, hindi naman po pwedeng wala kang
budgetary allocation dyan. Eh, akalain mo, nung nakaraan taon, siniro budgetary support pa yung restoration, rehabilitation, repair, and maintenance ng mga irrigation facilities. E di maling patakaranan naman yun kasi halos 95 to 99% ay earth canal mo eh. Mga lupa yan eh, na gumuguho yan, matapakan nga lang ng paanang kalabuyan eh. O, tapos wala kang yung isang kusing na ilalaan sa restoration, rehabilitation, repair and maintenance. So mali eh. Ilalagay mo dun sa malalaki na dam. Eh alam mo naman ang dam, hindi lang for irrigation purpose. For power generation. Kaya ang nangyayari, tinan mo sa Nueva Ecija, dun sa Upris Wide area, nagbawas dun sa firm up service area kasi hindi kayang sustinihan. Bakit? Eh hindi mo totong ilarga yung labas ng tubig sa pantabang ang dam eh kasi nire-reserva po power generation eh. Yun ang problema. Yun ang problema. Adin lumiit ngayon yung harvested area. Bagamat hindi ganun kalakihan. Ngayon, kailangan i-assess ng gobyerno yan. Ganon projected shortfall natin? Ito sa ano? Kung meron 300,000, 500,000, hindi kaagad ang importasyon ng nasa utak. Kailangan, paano mo kukunin itong projected shortfall na ito? Through local production. Ganon pa rin. Hindi yung, NFA, mag-angkat ka. Eh, hindi naman bibigyan ng pera NFA eh. So, mangungutang ang NFA. 5 billion pesos ang sinasabi kong sa interest payment lang ng NFA doon sa Land Bank, PNB, taon-taon. Sabi ko nga, isang policy issue, Melo, pwede ba nating i-defer yung pagbabayad ng 5 billion pesos na interest payment ng NFA? At yung 5 billion pesos na yun, idagdag sa palay procurement. O, edi sana matutulungan yung mag-asaka natin. E, aralin namin, sabi ni Secretary Pro si Alcala, hanggang ngayon, walang resulta yung aralin. Seryoso nila pinag-aaralan dahil hanggang ngayon, wala pang results. Ay, wala na akong masasabi doon, Melo. At tapos, may kailangan kang land rehabilitation sa mga lupang talaga namang mahabang panahon kung gusto mo sa organic. No? At hindi basta-basta yan. Okay. Hindi basta-basta yan. Okay. So, kailangan tulungan yung magkasaka dyan, no? Sa land rehabilitation. All right. Bakit ang NFA hindi nagprotesta dun sa importation saka yung time ng importation ng 500 hectares sa 200 Actually po, yung pag-import ng NFA, gusto ko lang pong liwanagin. Bali, dalawang proseso po yan. Ang una na nag-evaluate at nagre-recommend ay yung Food Security Committee on Rice na chaired by member po, pero ang chair po niyan ay National Economic and Development Authority together with NEDA, the Bureau of the Banko Sentral ng Pilipinas, Pag-asa. Posible pong ano nakita, pero ang consideration po is Ang consideration po, nakita pong consideration dun is purposes of positioning so that by January 1, may stocks siya. Buffer stock. Strategic rice reserving. Yun po, yun po yung ano. At itutuloy ko lang po, sir. Yung pagkatapos na ma-evaluate ng Food Security Committee on Rice, chaired by the DETA, I nire-recommend ito sa National Food Authority Council, which is chaired by now by Secretary Keiko Pangilinan of the Office of the Presidential Assistant on Food Security and member po sa ngayon na ang NFA in under the Office of the President, member po si ang DA Secretary Alcala sa National Food Security Council. Opo, sige. Okay. Yes, please. Melody Agliba po, from Manila Bulletin. I also have some work with Agritech. I just wonder for Mr. Mariano, if you have existing policy advocacies with regard to yung liberalization ng rice, considering na, kasi di ba mayroon pa po tayong tariffication policy because of our negotiations, yung with regard to specifically dun sa reduction ng tariff. Kasi di ba even if we have QR, merong kapalit automatic yun eh, na minimum number that we have to import. So definitely, we cannot have zero importation. Yung minimum access volume, sinituring yan noon na kasama sa safety nets. Kasi yan ang naging concession. No?
Kasi minintain yung QR sa rice imports, pero nagbigay ka ng concession in the form nitong minimum access volume na dati 350,000 metric tons, ngayon 805,200 metric tons. Pwede sanang sabihin na ito yung parang nagagarantiya na papasok lang na bolyo ng bigas ay katumbas nung kung ano yung sineset mong minimum access volume. Pero hindi eh. Hindi mo rin pwedeng pigilan yung lalampas doon sa minimum access volume. Kasi may parang preferential tariff lang yan eh. No? Kung 35-40% tariff na ngayon ay o 50% tariff, 40% tariff kung NFA, and then 35% tariff ngayon, nung ibigay yung concession na, o sige, maintain nyo yung QR on rice imports ninyo until 2017. Pero ibaba natin yung tarifa ng minimum access volume sa 35% tariff. Oh. Ngayon, ang problema dyan, meron ka pang patakaran ng import, rice importation. Kaya nga, noong 2010, umakyat ng 2.1, almost 2.4 million metric tons. Nung nakaraang taon, hindi lang 1.3 million metric tons yun. Kasi may 176,000 metric tons pa para sa private sector importation. Eh. Ewan ko kung gaano pumasok doon. Kaya kumbaga, ito yung minimum access volume mo, ito pa yung sa rice importation mo, tapos meron ka pang smuggled rice. So ibig sabihin, nasa ganyang kalagayan yung ating mga rice farmers. Nangungutang, no? Tatlo sa bawat apat, walang sariling puhunan, tapos pagdating ng anihan, 12-13 pesos pa o 15 pesos lang isang kilo. Patay. So ibig ko sabihin, ito yung paano kahit mo ipakilala yung hybrid rice, no? Walang sariling kapital yung magkasaka, no? Malibang yung nagpo-promote ng hybrid rice na private sector eh, papasok sila sa direct lending program sa production. Palagay ko ibang option 'yon, no? Sa kanila. Kaya nga ang inihikayat yung government intervention. Ang problema, kahit yung organic program ng DA, token lang eh. Ano ba yung 900 million? No? Eh, ang budget lang ng agriculture, 84 ano? Billion. Iba-iba na yan. May rice program, may corn program, may livestock, ganyan. Fisheries, lahat na. Ang CCT, 74 billion pesos. Diyan mo makikita yung distorted ang priorities eh. So, ibig sabihin, mali. Mali yung patakaran na, siyempre, ang NFA, pag sinabing noong NFA Council, itong volume ito ang kailangan ninyong ipasok, ang katin, through government-to-government transaction, may 176,000 metric tons pa para sa private sector. Eh, makuyain mo ang magsasaka, ginaganyak pang mag-angkat ng bigas. Eh, parang sinusuntok ng magsasaka yung sarili niya sitmura kasi yung pinoproduce ng palay, kinukumpit nung papapasukin mo na i-import na bigas ng magsasaka rin. Bagamat iba sigurong farmers cooperative. So ano, sa mga maling patakaran na, yun nga, sinabi ko kanina, yung NFA as buyer of last resort sa farm gate and NFA as seller of last resort sa bigas. Sa, yun ang... Hindi, malaki talaga ang lupa sa utang ng NFA. Throughout the years po na-accumulate yung utang ng NFA. Mabuti nga po, medyo bumaba na 105.7B na lang ngayon. Tumas po yan eh. Yun yung pinaliwanag po. Throughout the years, because yung seller and buyer of sa last resort. Ito kasi, nag-exist yung patakaran at saka yung pinaliwanag ko kanina, pag tiningnan mo yung ginastos ng NFA sa rice procurement, no? Palay procurement na kinumbert into rice at saka yung rice importation, sa bawat 7 piso nga, 6 na piso ginastos sa importasyon. Yung piso lang ang ginamit sa palay procurement. Anong subsidy nun sa magsasaka natin? Okay. So, yun ang mga patakarang kailangan tingnan at kailangan mabago. Yes, please. Sinasabi ni Kapaing. Actually, meron kami lending also eh. At one time, meron mga plan na pay later eh. Eh, ang plan na ka pay later, again, plan na ka pay never eh. Ah, alam mo. Anong karanasan nyo? Bakit nagkaganon? At one time, medyo naiba ko. Sabi ko sa mga magsasaka, kasi alam natin, ito, umabot ng kahit na 10 tonelada, walang problema, dry season. Kaya at one time, sinabi ko sa mga magsasaka, sige, try mo ito. Alam mo kasi, minsan magsasaka, they doesn't want to try.
Kasi alam mo bakit? Kasi ang ginagamit ng traditional na inbred, mga 80 kilos hanggang 120 kilos. Pag hybrid, 15 hanggang 18 kilos, sapat na yan. Kaya takot sila, paano ba itong 18 kilos kasi sa sektarya? Kaya kailan tinuturuan namin, tapos kailan ipaano eh, pautang mo sa kanya o paano eh, sa kanilang binhi. At that time, sinabi ko, oh sige ah, baka naman inaanin mo, mga 3 times lang. Oh sige. Itanim mo ito, paka hindi ka umani na more than 5 times, huwag mo na akong bayaran. Di ba? Paka 5 times, saka mo akong bayaran. Alam mo, mga max na ka, mas matalino pa sila eh. Oras ng panahon, aba, puro mga 4 times lang sila, 4.5, walang umabot ng 5 times. Hindi ako binayad. Sabi ko, ano ba yan? Siguro mga 10% lang nakbayad sa akin na ano, mga 6.5. Okay, so, kaya may sabi ganun. Pero meron din akong ganun. Meron din mga magandang experience din. For example, si ano, governor ng ano ng Cagayan, si Bong Antonio. At one time, tumak sa akin, Henry, baka pwede mong tulungan kasi yung misis ko, mayora sa Alcala. That's a town called Alcala dyan sa may Cagayan. Eh, siya mayora, eh, walang pera mga maksaka, baka pwede mong tulungan. Sabi ko, oh, sige. Okay, I'll give 500 hectares, ano, na mga binhi ko, plan na, pay later. Pero sabi ko, go, ikaw ang guarantor dapat, ha. Oh, sabi na, sige, guarantor daw siya. So, nung ano, nung anihan, I was invited to the Harvest Festival. I'm supposed to arrive 9 o'clock, pero my plan was delay. I went there mga 1 o'clock. The governor was waiting for me the whole morning. Tapos sabi, quick lunch, nak-tour kami. Nung na-tour ko, nakita ko mga crop stands. Sabi ko, parang ano, parang hindi sapat yatang fertilizers. So, I'm not really but impressed, ano. Tapos sabi ng gobyerno sa akin, Henry, alam mo, kanina maga, nak-harvest na sila ng ilang hektarya. Umabot na sila ng 180 cabans per hectare. Yung dati-dati, mga 60, 70 lang, ano, sila 180. Sabi ko, alam mo, go, makano ba, ilan bang fertilizers ang na-apply nila? Ang na-apply nila, mga 5 sako eh. Ang protocol namin, that you can do as much as 8 to 10 sacks. Sabi ko, sana kung 3 sako pang additional fertilizer ang apply mo, baka more than 10 times lahat to. Kasi magandang lupa yun eh. Makano bang 3 sako ng fertilizer? Isang sako ng fertilizer, mga 1,100 pesos. That's going to be 3,300. Ngayon, if you produce another, for example, additional 2 tons lang, pakang presyo ng pala is 15 pesos, that's 30,000. 30,000 against 3,300. Sabi ko, kailangan i-explain mo mga magsasaka. Tsaka minsan pa rin, mga magsasaka, sinasabi ko, ang SL8, ang mga ano, ang hinok dyan sa ano, hanggang sa, ano, sa huling butil na yan. Minsan, umaani sila, mga ano eh, mga 70% ng ano, hinok, umaani. Sabi ko, hintay mo ng mga ano, mga 2 linggo pa, abot ng hanggang dyan sa ano, you can produce another 15 to 20% more. Kaya lang, minsan magsasaka, kailan ng pera, gusto na inumanin ka agad. Kaya minsan nakikita mo, oh, bakit ganun lang ani mo? Eh, kasi sabi ko, hindi pa hinok pa eh, inani mo na lahat. Marami pa nga ganun eh, na tinuturuan namin. Pero talaga, itong ang ginagawa natin, maganda talaga. Ibang country sa Bangladesh, naka 12 and a half tons per hectare. Yun ang ano, average sale dyan. Salamat ho. Nagaganap yung maagang pag-ani kung may bagyo eh. Aagapan ko na kaysa walang pakinabangan. Hindi, meron mga ano, kasi pagka maaga ang ani mo, magandang presyo ang pala. Eh. Pagsabay sa mga ani niyo, medyo bumagsak. Isa pa yun? Oo, yun ang hinahabol nila. Ito Melo eh, yung meron ka rin cultural ano dyan eh, yung sa farming practices. Alam mo, nung araw, nung malalaki pa yung palay, no? At ako'y galing naman sa pamilya ng magkasaka, lampas tao yan. Merong wagwag agat, cherry mas, BE3, at iba pang mga traditionalized varieties. Pag ginagapas namin yan, hinahalayhay namin eh. Ganyan pa rin naman ang ginagawa sa Vietnam eh. Hinahalayhay yan. So, patutuyuin sa init ng araw, no? Kung 2-3 araw. Hindi mo na kailangan ng drying facilities dyan eh. Tapos isisipok namin yan ng maliliit. Then imamandala namin, litaw ang butil. Ganon. Pag giniik na yan, ay kung magbibilad ka man, isang maikling ano lang na halayhay yun eh. So, pwede nang ipagiling. Kung dry season, pwedeng gawin yan eh. Hindi, nabago na eh kasi kailangan ito, may manggagapas ka, may magkasaka, nakasunod na yung tracer. Kasi gagapas mo ngayon umaga, iipunin sa hapon, din susubo sa tracer. Meron pa ngayon yung combined harvester, no? Na nakatayo. So, nabalita ka yun. So, wala na yun. Wala. Yung practices na yun. No, wala na. Eh, nung matataas ang binhimpalay natin, parang inaano lang natin, ha? Kahit yung siyam na buwang buntis na kababaihan, nakapag-aani.
At magaling pa yon dahil pagbuntis ka, di ba, lakad ka ng lakad para wag kang manasin. Eh, pinalitan na hanggang tuhod na, binhi. Eh, paano pa makayuyo ko yung buntis? Delikado na yun. Pero hindi ko sinasabing, wag, hindi kami kontra sa development at pagsulong ng siyensya at teknolohiya. No? Ngayon, ibig ko sabihin, merong cultural practices talaga, sa farm practices, na nawawala. 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 Eh, dati yun, palusong, may batarisan, naka-schedule ka. Limbawa, Melo, paararo mo pa ngayon. Uh-huh. Si Sunny, bukas, si Kapaeng, sa susunod na araw, ganyan, umiikot. Ganyan ang, So, ibig ko sabihin, yun, nabago lahat yun. No? Ibig sabihin, nun, hindi ka naman mag-aano ng upang tanim eh, kasi nga, batarisan eh. Oo, pag tama. Nagpatanim ka, magtatanim din ako sa'yo sa susunod na araw. Walang okay. Lumalabas na cash nung araw. Natatandaan ko nung araw, pag sinabi mong C4, masarap na pa, nabigas yan. Ngayon, kinakatakutan na yan, C4, di ba? Sunny, yung tungkol sa advocacy ni Kapaeng na tinatanong ng kapatid natin mula sa Manila Bulletin, suportado ba ng IBON yun? Ano ba pagsusuri nyo doon sa minimum access volume at doon sa impact ng QR? Actually, mostly naman natin ng Kapaeng eh. Simple lang yung sitwasyon din eh. Yung usapin kasi ng pagbubukas ng industriya ng bigas ay commitment ka sa WTO, pagbubukas nga doon sa MAVs and sa mga major relatively high 50% tariff rate. Pero kalahati lang yun ang kwento eh. Kasi kahit na i-maintain yun, tulad ng ginagawa nitong nakarang dalawang dekada, kung wala kang support sa production, walang saysay. Kaya tingnan namin, yung buong buhay support ng IBON Foundation sa ginagawa ng Anakpawis sa pag-maintain nun, pero kulang yun. Kailangan i-maintain siya at bibigyan ng suporta para pauna rin. Para pagtanggalin na, inabagit ka rin pagkatanggal na yun, makapag-compete na maayos. So, para sa amin, bubuin na namin yung kwento na yun eh. Nasalo ko patapos yung oras, pero pinag-uusapan yung usapin ng pagbigyan ng suporta sa industriya. Maganda yung tanong about bakit hindi sinusuporta ng agriculture. Bahagi dun eh kasi, siguro tama kayo, baka hindi walang kita dyan. Halimbawa lang, may rough competition kami per farm sa Pilipinas at most 10,000 pesos per farm ang binibigyan ng suporta ng gobyerno as opposed to per BPO na firm na more or less 1.3 million pesos per year ang subsidy na binibigay. So para sa amin, may question siya ng attitude eh. Kung kailanman ang attitude ng gobyerno, second-class citizen lang talaga ang agriculture, hanggang kailanman isip ng gobyerno, yung humigit kumulang 11 milyong taga-trabaho sa agrikultura ay second-class citizens, bibigyan nilang pansin dyan yung mga foreign investors na nandito na gusto magtayo ng BPOs na I think 98% ng capital sa BPOs ay foreign investor eh. Kung hanggang ngayon ang focus nila ay bigyan ng suporta yung more or less mga 3,000 na manufacturing firms sa special export processing zones, kung yan ang attitude nila, eh, talagang hindi talaga ipapunod yung agriculture. At kailanman, even yung NFA, ipit-nipit yung NFA eh. Kung baga nasisisi siya sa utang niya, eh kaya lumalaking utang kasi hindi pinapunod yung industriya ng bigas. So, para sa amin, paikot-ikot lang yon kasi yung bottom line doon ay hindi binibigyan ng sapat na attention yung government sa agriculture. On the other hand, masyado na tinitingala yung industrialized countries about the industry. Tuwan-tuwa dun sa BPOs, natalo dun natin India. Pero hindi na nga yun ang kailangan ng Pilipinas. Kumbaga, medyo nasa area talaga sila. Okay. But, yung mga ating mga government banks po ay, and then, Yun nga po. Pero, let's say, asking Secretary Pangilinan about this possibility. Kasi pwede, central bank support. Pwede. Pero yun nga po, yung mandate nga namin, we have to do these activities at yun yung nakaatas sa amin. You only have to request the government banks, is their government, to reduce the interest rates you are paying sa loan niyo from 5%. Yes, totoo po yun. And these banks, the heads of these banks, are also members of the NFA Council. It's not that easy. Sana nga po.
Sana nga po para mabawasan yung 157 billion na utang natin. Pero pag binawasan mo kasi yon, mababawasan din yung kanilang kita. Incentives, yung kita yung nila. Yung kita ng banko sa interest. May conflict of interest. As of now, the banks are awash with that. Hindi, yun nga. Hindi, meron nga, yun nga dito eh, isang proposal namin noon. Nung bagong upo si Secretary Alcalat, magkasama ng mga kami doon sa 13th Congress noon, ano, yun, isang proposal namin, defer mo muna yung pagbaba. Kasi mga government banks, maliban sa PNB, no? Dati government bank, ngayon, private ano na, no? Siguro, yung 5 billion interest na taon-taon ay inoobliga yung NFA na bayaran, defer muna ang pagbabayad kahit man lamang 4 or 6 cropping season. Ay, hindi. Iba pa yung pwede pang ganon, no? Hindi. Tsaka kung ang gagawin nga, may 5 billion pesos ka, defer mo muna yung payment nila na interest rate. Kasi council, tsaka government to government, ano naman yan, kasi government banks and land bank, ang mga chairman niya nasa government, gobyerno din eh. Mga ex-officio members niyan, mas marami dun sa board eh. So, pwedeng gawin yon through policy decision, no? Ngayon, ang isa pa namin proposal, may 1 billion peso socialized credit program na ang nagmamahala, nagma-administer niya, yung land bank. Kapanabay niyan, sabi namin, kumikita ang land bank ng 9 to 10 billion pesos. Yung 50% nun, di ba, 4 to 5 billion, nire-remit sa National Treasury. Pwede din gawin doon, policy decision ulit. Defer mo lang muna yung pagbabayad, idagdag mo sa 1 billion socialized credit, mas maraming magsasaka yung makikinabang. At least, socialized interest rate. So, ganun. So, maraming mga proposal. Sabi pa namin, may crop insurance. Ang nangyayari, loan insurance yan eh. Dahil ang sinusiguro dyan, yung inutang ng magkasaka doon sa banko. Na pagka nasira yung palay ng magkasaka, may grado-grado pa yan. Merong adjuster dyan eh. Kung 100% sana, totally damaged, pero sasabihin 75% lang ang damage, meron ka pang magiging balancing utang katumbas ng 25%. So, hindi talaga siya nagiging crop insurance. Ang totoong crop insurance, ito yung 20,000 pesos halimbawa na kailangan mo sa 1 hectare, no? Sa production loan mo, pero yung projected na aanihin mo na netong kita, yun man lang sana covered pa rin ng insurance. Yun ang crop insurance. Pero kung nasira yung pananim na magkasaka, 75 to 100% totally damaged, tapos ang siguro lang saklaway yung loan insurance, wala na yung magkasaka ngayon. Okay. So maraming mga kailangang baguhin dun sa mga patakaran. Hindi, sabi ko nga lito, sa NFA Council, nakipag-dialog ang Kilusang Bukid ng Pilipinas, Alyansang Bantay Bigas, kayo na dyan, Mr. Secretary, ang magpanukala. Kasi pagka kay Impit Anakpawis, alam mo naman si Kapaing Mariano, medyo tumampok ang pangalan doon sa Hacienda Lucita. Hindi nasasang-ayunan ni President yan. Pero kung Secretary ng DA, Administrator ng NFA, ang magpapanukala dyan, baka pakinggan pa. May isang pagkakataon na rin, nagkakwentuhan kami ni Administrator Rinendalizay. Okay. Na kailangan mga policy proposal na kailangan baguhin. Teka muna. Kung sabagay, tayo naman mga Pilipino, mapangakuha lang, masaya na eh. Okay? Hindi, kung kay Duterte yan, patay ang utang. O, di ba? Patay ang utang. Pat, any question? Please. Sige, we're running out of time. We cannot afford to serve lunch. Last but tribune, sir, anybody can answer this question. Masasabi ba natin, patapos na yung administrasyon ni Pinoy, mishandle pa rin yung agriculture sector. Eh, parang, ang gusto mo siguro itanong. Mismanage pa rin o something. May nagawa ba? May nagawa bang mabuti? May nagawa bang masama? Yun. Ayaw, pwede. Sino sasagot? Taga NFA, direct, exempted ka dyan. Mahirap na. Baka manganib eh. Sunny, policy making eh. Susuri ng IBON. Minsan ang dami pwede sabihin, pero sa amin,
kumbaga put your money where your mouth is. Para sa amin, malaking bagay at nakakapagtaka talaga na kinaltasan ng 3% yung agriculture budget ng gobyerno, samantalang linaki ng 56% ang budget ng DALG, Office of the Secretary, pinalaki ng 45% ang budget ng DBM Secretary itong 2015. So kumbaga para sa amin, maraming pwede sabihin, marami na bakit sinakapaing, pero sa amin, bottom line, yun ang magpapakita talaga ano bang priorities sa administration. Pati yung ARM nga, lalaki ng 25% ang budget ng ARM. So medyo convenient naman, lahat nito election season ay mangyayari. So tingin namin, yun na yun po. Yes, Henry. Hindi, itong ano eh, siyempre, ano, itong policy ng gobyerno, sa ngayon, at least ano eh, they are trying to rectify whatever, no? Na hindi ano, kasi sinasabi ko na noong una-una, puro organic ang nasa isip ng gobyerno. Pero ngayon eh, the last year, beginning noong 2013, hindi tayo nakatapat na ano eh, na self-sufficient tayo. So, they changed their gear and then right now they are going all out for hybrid. Kaya lang, last 2 minutes na yata ito, hopefully, hindi ko alam kung makaano tayo. Pero hopefully, sana the next administration will continue the policy, you know. Palagay ko, ano, I'm very confident, no, with new technology, there will be no hunger. Eh. Kahit na itong buong mundo na ito. Kasi, ano eh, ang human mind is really, ano eh, every time pag may crisis tayo, kaya natin supun to kasi matalino tayo, meron tayong mga bagong teknolohiya na talagang pwedeng, ano, overcome this crisis. I think we can do it. Okay. Please go. Sa tingin ko naman, may ginawa naman yung Department of Agriculture. Kaya nga lang, doon sa new technology, particularly hybrid, nahinto siya ng halos 4 na taon. Hindi yun sinuportahan. Totally stop yung hybrid rice technology. Pero sabi ni Mr. Lim, recently, sinuportahan na uli itong teknolohiya na ito na on my part as a scientist, natutuwa naman ako sapagkat bumalik yung supposed to be paggamit ng tamang teknolohiya. Pero ang punto ko dyan, dapat whoever yung umupo sa gobyerno, sana naman yung teknolohiya huwag ipolitika. Sapagkat yung technology ang tutulong sa ating bansa para umunlad at makatulong sa ating mga maliliit na magsasaka. Laging ginagamit yung mga rice farmers. Pero hanggang ngayon, sabi ni Kapaeng, talagang marami pa naghihirap ng mga rice farmers. But positive thinking pa rin, may pag-asa pa ang agrikultura, lalo na sa rice production. Using hybrid rice technology plus other management practices and the production inputs with proper government policy support to this program, we can make it. Kapain. Alam mo, Melo, bumabalik dun sa basic na question kasi dyan na paano nating, yung mga magkasaka natin, ay magkakaroon ng ganap na control at pag-aari doon sa lupa bilang means of production. Eh. Kaya nga, nananatiling advokasya ng Kilosang Bukid ng Pilipinas at Anakpawis Partylist yung pagsasabatas at pagpapatupad ng isang bago, tunay, thoroughgoing, plural redistributive agrarian reform program na ang sentral na layunin niya, yung libreng pamahagi ng lupa. Kasi anong nangyari, bauna sa buwis at upa sa lupa yung magsasaka, baon sa usurero o local money lenders, baon pa sa land amortization, utang sa land amortization at amilyar yung magkasaka. Kasi nga, inuobligang magbayad ng amortisasyon. Eh yun namang, hindi natin sinasabi at dapat lang, yung mga landowners mag-avail ng just compensation. Pero yung kasing pre-land distribution sa pagitan na ng mga magkasakayan at ng mga beneficiaryo. Eh. Kaya hanggang ngayon, ang advokasya ng KMP, kahit sa loob ng Kongreso at ng Anakpawis, ay ipatupad ang tunay na reforma sa lupa. Kasi kahit na ano ang teknolohiya mo diyan, napaka-proven na maganda, no? At mataas ang magiging animo kung hindi rin naman sarili na magkasakaing lupa at ang kokobra nung pakinabang doon ay yung land owner din dahil hindi pa nalilipat yung pag-umayari at kontrol ng lupa sa magsasaka. Wala rin eh. And then, sa kanila din pupunta yung pakinabang na dapat sa magsasaka. So, lahat na yung binanggit kong mga policy na reforms na kinakailangan ay dapat lang maipatupad. Yung sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino sa unang State of the Nation address niya, may ilang individual at grupong nakinabang sa over-rice importation. Diba?
meron bang naipakulong na individual at grupo? Tatanong natin. Oh. Meron bang naipakulong na malaking sinasabing cartel sa bigas at smuggler ng bigas? So, wala eh. So, ibig sabihin, yung impunity, yung walang pagpapanagot, yung andyan na yung kultura na yon na eh, wala namang nakukulong eh. Si itong sinasabing David Bangaya naman na ito, hindi naman sa rice smuggling na na-issuehan ng warrant of arrest, di ba? Oh. So, ibig ko sabihin, napakahalaga na yung ating mga magkasaka ay ituring na mahalaga at malaking puwersa ng produksyon. Okay. Na pag tinulungan natin, sabi ko nga, aangat. Aangat. Kung ititigil mo ngayon, hindi mo nasisingilin siya at libre ang pamahagi ng lupa, may initial capital siya. No? Hindi tatakbo ka agad sa usurero. Eh. Ibig sabihin, kaya niyang bumili ng binhi, kaya niyang bumili ng farm inputs. Siyempre, ang option nasa magsasakan eh. Mag-hybrid ba ako? Mag-inbred inbred varieties ba ako? Katulad sa Negros Occidental, may option siya magsasaka. Ang problema, inalisan ang option niya magsasaka. Isinandal pa. No? So, wala ngayon mapagpipilian niya mag-ana. So, ganun kalagayan yung ating mga okay. Magsasaka. Para din yung magsisibuyas natin. No? Sabi nila, ang kalagayan namin kapaeng, hindi mo pa hinihiwa yung sibuyas, maluluha ka na sa kalagayan namin. So, yun ang masakit. Yun ang masakit. Okay. Dapat mabigyang wakas yung ibang pagsamantala sa masang magsasaka. Salamat. Maraming kapay. Salamat po. Okay. Ngayon, tatanungin natin si Director Imperial, anong mabuting magawa yan? Para medyo ligtas naman kayo sa controversial. Anong achievements ang meron? The other side of it. Insofar as sa NFA naman po, patuloy yung paglilinis ng aming ranks sa maraming mga naging issue, yung mga connivance ng mga taga-loob, no, na sinasabi nga natin. So patuloy po tayo dyan na nililinis natin ito. In-involve natin ang iba't ibang grupo para bantayan ang bigas na para matiyak na ito ay talagang maibenta sa tamang halaga at makakuha ng mga empleyado ay ng mga consumers sa tamang halaga. At patuloy din po yung ginagawang consultation ng ating administrator sa ilalim ni Secretary Kiko na kausapin ang iba't ibang sektor, hindi lamang po yung mga magsasaka, yung mga traders and mga consumers, kundi including the legislators and other members of the public para makita nga ano nga po ba talaga yung dapat na mga pagbabago sa mga polisiya na dapat ipatupad natin dito sa NFA. And lastly, doon po sa mandate natin para sa food security, particularly kung may mga kalamidad, minimaintain po natin yun para immediately yung pangunahin nating pagkain in term, pag may dumating na mga kalamidad ay naroon tayo upang matugunan ang pangangailangan ng pagkain nito mga apektong mga kaubayan natin. As sa ngayon po ay ongoing yung mga kaso at meron na pong mga hindi ko lang po sa ngayon po hindi ko hawak yung record pero marami po tayong mga government NFA employees na sa pamamagitan nitong mga kasong ipinail sa kanila ay natanggal natin. Okay. Siguro hindi dala yung datos. Lito, bigay mo yung email address mo para maipadala sa iyo kung ano update. Okay. Mamaya na konti. With that, we bring to a close our special edition on food and food security. Alam po ninyo mga kaibigan, merong mahalagang mga kataga na nabanggit. Una, bigas, irigasyon, suporta, hybrid, at yan ay ayon sa mandate na mandato ang tawag. No? Yan yung kanilang dapat gawin. That's their mandate. Sa Bicol, it's also a term. Mandato man yan kang gobyerno sa gabos. So it's a mandate of the government for the people. Kaya lang, on the other hand, there is another term sa Bicol, mandata. Mandata means mayong kamugtakan. So walang kwenta. So it's about time for us to find out whether the mandate is really mandato o mandata. So with that, we bring to a close our special presentation. I'd like to thank our guests who took time out to be with us today. Sa susunod, we will talk about elections. Hopefully. May election bang malinis? May patutunguhan ba? Magandang araw po. Maraming salamat.